Huminga muna si Lance ng malalim at tinitigan niya ang pinto. Bago pa man niya nahawakan ng saladura, bumukas na iyon. Isang babaeng malaki ang katawan na bumungad sa kanya. "Ano ang kailangan mo?" malamig na tanong nito. "Kasama ko nung lalaking kakapasok lamang," sagot ni Lance sa motoridad na tinig kahit na nalilito siya sa mga nangyayari. Tinaasan siya nito ng isang kilay. "Sinong lalaki?" Napatiimbagang siya. "Do I have to tell you his name?" balik tanong ni Lance. Ilang sandaling tinitigan lamang siya nito. "Bagong kliyente ka ba?" tumango na lamang siya. Pinasadahan siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa bago marahang tumango at pinapasok siya. "Pumasok ka na lamang sa silid na iyon. Nandun ang kasama mo at kasalukuyang kinakausap si Tempres. Bilisan mo na akong kasama kanila sa meeting," utos nito. Kumabog ang dibdib ni Lance sa sinabi nito. "Temptress!" Bago pa ito magduda sa kanya, lumapit na siya sa pinto na hindi masyadong nakapinid. Bubuksan na sana niya iyon nang mapahinto siya dahil narinig niya ang pamilyar na tinig ng isang babae. Tila may biglang sumuntok sa sikmura niya. "You don't have to come here to report about your wedding, Nico. Napanood ko naman sa TV," narinig niyang sabi ni Monique. "Alam ko, pero ito na ang huling beses na magkikita tayo. Kahit na ginawa mo lang naman ang trabaho mo, gusto ko pa rin magpasalamat sa'yo. Dahil sa'yo kaya nabawi ko si Hazel, sa lalaking yun. I know if it's not for your efforts to seduce him, he will not break off their engagement. Hindi sana kami magkakabalikan ni Hazel. With that, thank you, Temptress." Lance felt his whole body tense. Gusto niyang isipin na nagkamali siya ng dinig. Pero kahit na mahina lamang ang mga tinig ng mga ito, hindi niya may pagkakamali ang mga narinig niya. Sa katunayan, tila nagpaulit-ulit iyon sa kanyang isip. Dread started to creep through his chest, making a hole of emptiness and hatred. "God, no! Don't let this be real!" Desperadong hiling niya sa kanyang isip. But then, he heard Monique's voice again. "Ginagawa ko lang ang trabaho ko. Hindi ba sinabi ko na sa'yo na magaling kami? You ask us to separate them, so I did." Tila iyon malamig na tubig na biglang ibinuhos sa katawan ni Lance. "No, worse than that. It was like a bomb that she suddenly threw in front of him." Napatiimbagang si Lance at nang magawa na niyang kumilos, mabilis niyang tinulak pabukas ang pinto. Napaigdad ang dalawang taong naroon at sabay na lumingon sa kanya. Hindi ni Lance alam kung ano naging reaksyon ni Nico dahil ang buong atensyon niya ay nakatutok lamang sa mukha ni Monique na isang buwan na niyang hinahanap. Nabigla ito, pero agad din yung napalitan ng takot. Namutla ito na parabang nakakita ito ng multo. Her reaction only made his hatred worse. "What is the meaning of this?" Mahina pero mariing tanong ni Lance kay Monique. Ikinayom niya ang kamay niya sa labis sa pagpipigil ng emosyon. He willed himself to make his expression passive. Pero nang hindi ito sumagot at tumitig lamang sa kanya, tuluyan ang nawala ang kontrol niya. "Tell me! Damn you!" sigaw ni Lance dito. Napaigdad si Monique pero hindi pa rin nagsalita. Gigil na siya at wala siyang ibang gustong gawin kundi yugyugin ang mga balikat ni Monique. Pero pinilit niyang manatili sa kinatatayuan. "Ano ibig niyang sabihin, Monique? Magsalita ka!" He spat her name as if it was poison. Hindi ni Lance mapigilang magduda, kaya yun ba talaga ang pangalan nito? Hindi siya magtataka kung peke din yun. Humugot ito ng hininga. He hired me to seduce you, para hiwalayin mo si Hazel." Mahinang sabi ni Monique. Nanlaki ang mga mata ni Lance. Tila may biglang bumara sa lalamunan niya nang kumambinhan nito ang narinig niya. Napatimbagang siya. Now it all made sense. Ang akala niyang coincidence lang na pagkikita nila ay sinadya lamang pala. Alam na niyang planado ang lahat, kaya pala tanging pangalan at edad lamang ang sinabi nito sa kanya, na maaaring hindi rin totoo. At ang pagtanggi nito kapag tinatangka silang kuhaan ng larawan ng mga staff sa Isla Resort. "So, dahil nagawa mo ng trabaho mo kaya bigla ka nalang nawala, ganun ba?" tanong ni Lance. Bumakas ang guilt sa mukha ni Monique at nagbaba ito ng tingin. Bigla si Lance kinapos ng hininga at kahit anong hinga niya ng malalim, hindi pa rin iyon naging sapat. His lungs were hurting.
His hands were itching to hurt her, just as she was hurting him. He wanted to crush her the way she effortlessly crushed her heart. You were lying to me the whole time. Lahat ng pagkikita natin hindi coincidence. You were seducing me because it is your job. Umaarte ka lang, ganun ba? Gigil na sumbat ni Lance kay Monique. At nang hindi pa rin ito tumingin sa kanya, naningkit ang mga mata niya sa labis na galit. He wanted to punish her. God, he really wanted to. Don't tell me, even your orgasms were fake. Sarkastikong tanong niya. Namula ang mukha nito at tumingin sa kanya. Lumampas ang tingin ng dalaga sa kanya at tumutok iyon sa may pinto. Lalo itong namutla. Bumakas ang kahihiyan sa mukha nito. Naramdaman ni Lance na may mga tao sa likuran niya pero hindi siya lumingon. What? Don't tell me nahihiya ka sa kanila. Yan naman talaga ang trabaho mo, hindi ba? To open your legs to me until I go crazy with lust and leave my fiancé. Congratulations for making me into a fool. Stop it! Sigaw din ni Monique sa kanya. Nagbabaga mga mata nito sa galit. Tinitigan ni Lance ito para sabihing wala itong karapatang magalit sa kanya. Siya lang ang dapat magalit sa ginawa nito. Ngunit hindi ito nagbaba ng tingin. So what if I lied to you? Hindi ko kasalanan na nahulog ka sa pag-arte ko. You were a fool to fall in love with me. Galit na rin sabi ng dalaga. I thought you felt the same. Sagot ni Lance. Napamura siya. Yes, he was a fool. I never said I love you. Malamig na sabi ni Monique. Nanginig ang buong katawan ni Lance sa sakit na dumaloy sa puso niya sa sinabi nito. Napagtanto niyang tama nga ito. Even in the heat of their lovemaking, he never heard her say those words. It was the worst evidence of her betrayal. Bago pa niya napigilan na sarili, natawid na niya ang pagitan nilang dalawa. Napasinghap ito nang mariin niyang hawakan na magkabilang balikat ito. Mabilis ding lumapit ang mga kasama nila para pigilan siya sa kung ano man ang balak niyang gawin dito. Pero mas mabilis siya dahil bago pa makalapit ang mga ito sa kanila, mariin na niyang siniil ng halik ang mga labi ni Monique. He kissed her hard. Wala siyang pakialam kahit masaktan pa ito. He was so angry, he wanted to inflict pain onto her. And that was the only way he knew how to punish her without killing her. Mahigpit niya itong hinawakan sa mga braso. Alam niyang magpapasa iyon sa oras na bitawan niya ito. Hindi nagprotesta si Monique. Sa halip, tinugon pa nito ang halik niya. His anger for her suddenly turned to self-hatred when he tasted blood from her lips. Marahas niya itong inilayo sa kanya. Umatras si Lance at puno ng galit na sinalubong niya ang mga mata nito. You scheming bitch! I know! Garalgal ang tinig na sagot ni Monique. Gusto ni Lance na sumigaw. Gusto niyang magwala. Pero sa halip ay buong lakas na sinuntok na lamang niya ang center table na malapit sa kanya sa labis na galit. Nabasag ang salamin noon. He saw blood on his hand but he did not care. He didn't even feel the pain. Nagmura siya ng malakas at saka tinalikuran ito. Umatras ang mga babaeng nasa likuran niya para bigyan siya ng daan. Lumabas siya ng silid at pabagsak na isinara ang pinto. Hindi ni Lance alam kung paano siya nakabalik sa loob ng kotse niya na hindi siya na aksidente. Mariin siyang pumikit dahil sa labis na pananakit ng mga mata niya. Nang haplosin niya ang kanyang mukha, naramdaman niya ang pamamasa ng mga pisngi niya. Damn it! Mura niya sa kabila ng matinding pagbabara ng lalamunan niya. He felt something inside him dying. And he knew he would never be the same. He would never let anyone hurt him like this again. Napasalampak sa sahig si Monique pagkasarang pagkasara ng pinto ng opisina nila. Pakiramdam niya, lahat ng lakas sa katawan niya ay biglang hinigop ng kung ano. Nag-init ang mga mata niya at bago pa may makapagsalita sa mga taong naroon, ay napahikbi na siya at humagulhol ng malakas. Halos imatayin siya na makita niyang pumasok si Lance sa opisina nila. She missed him so bad. She thought she was hallucinating. Pero ang pagkagulat niya, napalitan ng labis na pighati nang mapagtanto niyang narinig nito ang pinag-uusapan nila ni Nico. It was then that she was sure that everything was over. Nakita niya ang labis na sakit at galit sa mukha nito. Nakita niya kung paano lumabas ang mga ugat sa leeg nito.
kung paano mamuti ang mga kamao nito sa labis na pagkakakuyom. Nakita niya ang pagkamuhi sa mga mata nito. It was then that she realized that the little hope she had that they would be together in the future totally faded away. Hinding-hindi siya nito mapapatawad sa panlulokong ginawa niya rito. Naalala niya ang sitwasyon niyang kakadiskurbo lang na kahapon, kaya lalo siyang napaiyak. Monique! Ani Emerald na nakalapit na pala sa kanya. Alam niya ang tunay mong pangalan? Umiiyak na tumango siya. Hindi nagsalita ang mga kasamahan niya dahil alam na mga itong ibig sabihin ng ginawa niyang pagbigay ng tunay niyang pangalan kay Lance. Nang tumingala si Monique, napansin niyang wala na si Nico doon. Nakita niyang nasa pintuan si Miss Rose na nakatingin sa kanya. Hindi ni Monique mabasa ang ekspresyon ng mukha nito. Sa kabila ng panghihina, tumayo siya at tumapit dito. Pagkatapos ay lumuhod uli siya at yumuko sa harap nito. I can't do this anymore. Please, I don't want this anymore. I want to... Napahagulhol si Monique sa sakit na naramdaman ng puso niya. Kaya hindi na niya natapos ang sasabihin niya. Gusto mong umalis sa grupo. Pagtapos ni Miss Rose, sasabihin niya. Nagprotesta ang mga kasamahan niya, pero kagat labing tumango siya. Alam mo ba kung ano ang hinihiling mo, Monique? Are you going to break the loyalty you vowed to me? Tumango ulit si Monique. I'm sorry. Hindi kayo magkakatuluyan kahit na umalis ka. Hello to you. Diretsong sabi ni Miss Rose. Tila patalim na itinarak iyon sa puso niya. Alam ko po, sagot ni Monique. Kapag umalis ka, hindi ka na pwedeng magpakita pa sa Club Estrella Rosa. Hindi mo rin pwedeng kontakin ang mga kasama mo rito. Mawawalan ka ng tirahan, na mapagkakakitaan, ng mga kaibigan at ng pamilya. Are you willing to throw away everything just because you fell in love? Nakagat ni Monique ang ibabang labi niya at tiningala ito. Sinalubong niya mga mata nito, ang mga mata ng taong nagbigay sa kanya ng pangalawang buhay at kumupkup sa kanya. Yes. Matagal siya nitong tinitigan bago marahang tumango. Mula sa oras na to, hindi ka na miyembro ng Club Estrella Rosa. I want you to leave the vicinity this instant and never to show your face again. Yun lang, at lumabas na ito ng silid. Yumuko uli si Monique at pinanasan ang mga luha niya. Alam niya na dismayado si Miss Rose sa kanya. Kahit hindi nito sinabi iyon, she did not want to betray her. Pero kailangan niyang gawin yun. Alam niya na hindi magiging madali sa kanya ang lahat. Pero kailangan niyang kayanin. She had to go away. Hindi na lang yun para sa kanya, kundi maging para sa batang nasa sinapupunan niya. 8 years later. Naging matagumpay at maganda rin ang naging kasal ni Nathan at Julia, tulad ng kasal ni Landon at Lona. Halos mahirap kumilos sa malawak na hardin ng isang 5-star hotel kung saan ginaganap ang reception dahil sa dami ng mga bisita. Nagkalat din ang mga reporters na inimbitahan para lamang masabing hindi inisnob ang mga ito. Mga reporter na kasalukuyang tinataguan ni Lance dahil kanina pa siya ayaw tigilan ng mga ito sa kakatanong kung kailan siya susunod sa yapak ng mga kapatid niya. Bago pa maalala ng mga ito na minsan sa buhay niya, muntik na rin siyang magpakasal ay tinakasan na niya mga ito. Matalas pa naman ang memorya ng mga reporter at ayaw niyang sirain ang reception ng kasal ng kapatid niya. Alam kasi niyang mag-iinit lamang ang ulo niya kung ipipilit ng mga reporter na tanungin siya. Nakakita sila sa magandang pwesto sa isang sulok ng hotel. Mag-isa niyang inabala ang sarili sa pag-inom ng alak habang bored na bored na ginagalang tingin sa paligid. Honestly, he wanted to go home. Hindi niya kayang magtagal sa isang lugar na may maraming tao. For years, he successfully avoided people. Pero dahil nagpakasal na mga kapatid niya, wala siyang pagpipilian kundi magpakita sa mga ito. Dumami rin mga social and business invitations na natatanggap ni Lance mula ng formal siyang ipakilala bilang presidente ng Borja Communications. Karamihan doon, hindi niya pinupuntahan. Minsan, isa lamang sa 10 imbitasyon ang napupuntahan niya at madalas ay sapilitan pa. He just wanted to be as far from the limelight as possible. Sa palagay niya, sapat na ang atensyong nakuha niya noon at ayaw na niyang maulit pa iyon.
Pero kung gaano niya nais lumayo, lalo siyang hinahabol naman ito. Alam niya na kahit hindi nagsasalita mga ito, hindi nakakalimutan ng mga ito nangyari sa kanya 8 taon na nakararaan. Pinaghirapan niyang ayusin ang reputasyon niyang nasira dahil sa sarili niyang katangahan. No! Don't go there, Lance! Not now! Saway niya sa sarili. Umiling siya at sinaid ang alak na nasa baso para mabanlawan ang kakaibang pait na nalasahan niya sa bibig niya. A bitterness that was stronger than the taste of the finest brandy. Uncle! Napakurap si Lance at napalingon sa pinanggalingan ng matinis na tinig na iyon. Nang yumuko siya, nakita niyang nakatingala sa kanyang anak ni Lendon na si Alina. She looked adorable in her baby pink dress. Napangiti siya at inilapag sa malapit na besa ang basong hawak niya. Hello there, little one. So, now you know how to say uncle? Parang kailan lang hindi mo yun mabanggit? Aniya rito. Sinenyasan niya itong lumapit sa kanya. Ngumisi ito sa katumatakbong lumapit sa kanya. Mahinang tinapik niya ang ulo nito. Are you enjoying yourself? Tanong ni Lance dito na tinugon ito ng sunod-sunod na tango. Good! Sa halip ng anak kong inaasikaso mo, bakit hindi ka makapag-socialize sa ibang mga bisita, Lance? Maraming babae ang hinihintay na mapalapit sa'yo. Sabad ni Lendon na hindi ni Lance na malayang nakalapit na pala sa kanila. Daddy! Tili ni Alina. Nakangising binuhat ni Lendon ang anak bago tumingin ulit sa kanya. Hindi pa rin si Lance makapaniwalang ang dati niyang irresponsabling kapatid ay amang ama na ang dating kay Alina. Mula nang makilala nito si Alona at tumating sa buhay nito si Alina, malaki na ang nagbago dito. He used to think that he also found the one who could make a big change in him. Pero nagkamali siya. Oh, he was changed, all right, in a bad way. I said don't. Ipinilig niya ang kanyang ulo at kinunutan ng noong kapatid. I would rather stay with your daughter the whole night than with them. Wika ni Lance. Umangat ang mga kilay ni Lendon. You cannot marry my daughter, brother. Buska nito. Tiningnan niya ito ng masama. I don't want to get married, kaya walang rason para paasahin ko sila. Sikmat ni Lance at tumiretso ng tayo. I would rather go home. Sasama ang loob ni mama kapag bigla kang nawala. Anito na magsimula na siyang maglakad. Nagkibit balikat siya, pero hindi huminto sa paglalakad. Lance, it has already been years. Pahabol na sabi ni Lendon na may bahid ng desperasyon. Huminto si Lance at huminga ng malalim. Nilingon niya ito at sinalubong ng tingin ng mga mata nito. I know, but it doesn't mean it no longer hurt. Mapait na sagot ni Lance. Yun lang at tumalikod na siya at dire-diretsyong umalis ng reception. He might just go home after all. Pwede ka nang umuwi, ako na magsasara dito. Dumiretso ng tayo si Monique mula sa pag-aayos ng mga stock ng alak sa bar counter. Pagkatapos ay nag-inat nang sabihin iyon ng amo niya. Naramdaman niyang paglagutok ng leeg at mga braso niya sa magdamag na paghahalo ng mga cocktail drinks at pagsaserve ng alak sa mga customer ng bar and restaurant kung saan isang taon na siyang nagtatrabaho. Pang middle class ang lugar na iyon at hindi kalakihan ang sweldo niya pero ayos na rin. Alam niya na sa kakayahan niya ay kaya niya magtrabaho sa mas mamahaling bar o kaya ay club. Pero hanggat maaari, iniiwasan niya mga lugar na puntahan ng mga mayayaman. Mahirap nga. For 8 years, she avoided those places as much as she can. Duwag na kunduwag, pero hanggang maaari, ayaw niya makita ang mga taong nakilala niya noon. Especially him. Ipinilig ni Monique ang kanyang ulo para palisin iyon sa isip niya. Huminga siya ng malalim bago umalis sa counter. Mabilis siyang nagtungo sa opisina nila para kunin ang bag niya. Pagkatapos, dumaan uli siya sa bar counter para magpaalam sa amo niya bago tuloy ang lumabas ng establishmento. Bahagya pang madilim sa labas ng bar dahil madaling araw na, pero hindi ni Monique alintana iyon. Sa halip, nagtungo siya sa direksyon ng munti niyang apartment. Lumakad siya sa kabilang direksyon patungo sa pinakalapit na 24-hour convenience store. Bumili siya ng mga pagkain at kape. Pagkatapos, umupo siya sa isang tabi
at hinintay na tuluyang lumiwanag habang umiinom ng kape. Nang sumikat na ang araw at ubos na niya ang iniinom niya, tumayo siya at lumabas ng convenience store. Nagpatuloy si Monique hanggang sa makarating siya sa ospital. At dito na po nagtatapos ang 10th kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po! Keep safe, everyone!